Beshi, bumili ako ng buko. So ngayon, maaga ako nakauwi galing sa work. Kasi masakit ang ulo ko, pero hindi ko matiis ang aking mga kids na walang merienda. So, gagawa ako ng bukayo. So, bumili ako ng buko. Hugasan muna natin. Lagi nating pagkakatandaan, mga beshi, na ang buko, pag naka-plastic siya, pagdating sa bahay natin, kailangan natin iraran sa gripo kasi para hindi siya maasin. So, gagawa tayo ngayon ng bukayo. Kasi, itatoppings natin sa inday-inday. Inday-inday po sa amin, yan ang lakas ng ulan. Inday-inday po sa Ilonggo, sa ano naman, sa Tagalog is palitaw. So, gagawa ako ng palitaw. So, tara, umpisa na natin kasi nagugutom na ang ating mga anak. So, ito, meron tayong glutinous rice. So, ito yung gagawin natin inday-inday. Pwede na natin ubusin kasi hindi naman mapapanis pa ano eh sabi. Try na! Simple lang din naman gumawa ng inday-inday. Kasi parang gagawa ka ng video game lang. Ganon. Lasalasahan lang. Pero nilalagyan ko yung aking ininig na malagkit ng gatas para may lasa siya. Actually, dapat fresh milk yan ang pagsabaw ko. Kasi mas okay ang lasa pag may fresh milk. So, lalagyan mo lang siya ng apat na takal. Pwede, tansyahin mo lang siya. Powder milk. So, lalagyan ko rin siya ng sugar. Ang sugar na gagamitin ko is white. So, 3, 4, 5, 6, 7 na 7 na maliit na kutsara lang. And then, okay. Pwede mo na siyang haluin. So, kinamay talaga. Tansyahin mo lang siya na huwag babasa kasi meron akong mantika dito sa cake. So, lalagyan ng konti ng mantika. So, dito. Bibilogin ko. Ito yung pagawa. Bibilog. Okay, mga beshi, ito na. Natapos ko na ang paggawa ng ating inulma na inday-inday. Ready na siya para sa pagluluto natin ngayong hapon. Okay, mag-re-ready na tayo para sa palitaw natin. Magpapakulo ko tayo ng tubig para sa ating palitaw. So, yung palitaw po natin, lalagyan lang natin ng tubig ang kawali. Kunting asukal, lang patakan ko lang siya para manamis-tamis yung kanya
yung ano ng malagkit. Pero kunting-kunti lang. Ganyan ako gumawa ng palitaw. Yung iba talaga, yung mama ko dati, pinapa-ano niya lang, pinapakuluan lang niya sa tubig para maluto yung palatid. Sa akin, medyo may asukal konti para at least ano siya. Okay, kumukulo na po yung ating water. Pwede na natin ilalong yung ating malamit. Sa ating paglalagay nga natin yung ating. Hinaan lang natin. Para yung kanyang pagkaluta ay pantay. Kasi minsan pag malakas ang ating ako, akala mo lusok na yung ating luluto kasi umakas siya, maapoy. Pero dapat dandahan lang siya para at least yung luluto natin eh talagang buo ang pagkaluto. First batch muna yan. Gusto ko kasi medyo may tamis pa rin siya. More on meron naman siyang ano mamaya po kayo. Masarap pa rin mayroong asukal kulit. Saka nilagyan ko yun ng gatas sa mga hindi naka-umpisa sa aking YouTube. Nilagyan ko siya ng powder milk para at least malinamnam siya pa rin kainin. Kasi minsan sa palitaw, ang nalalasahan mo na lang is yung bukayo. Minsan yung latik-latik din pwede dyan, latik. Yung una namin ano, ay yung paggawa pala ng bukayo, hindi ko na i-videohan kasi meron po akong link dati yung una-unang video namin yung paggawa ng suman sa bukayo. So paki ano na lang po sa aming link yung una-unang how to make sumang bukayo. So ito naman ay yung palitaw. So tatakpan po muna natin para maluto po siya. Beshi, bakit mo tinawag na palitaw ito? Kasi makikita mo siya kung paluto na siya, lumulutang siya sa tubig. So, see. Ba? So, maya-maya lang luto na siya. Pero gusto ko kasi luto siya. Kasi pag kinain mo yan, minsan magaspang-gaspang pa, ilaw pa yung ating giniling na malagkit. So, mas maganda na yung medyo luto talaga siya. Look, oh, umaangat siya sa tubig. Oh, di ba? Umaangat siya. So, yan ang ating palitaw. Sa Ilonggo ay inday-inday. Itakpan muna natin ulit. So, okay na ang ating palitaw. Patayin natin. Iwalay na lang natin mamaya kasi dikit-dikit pa rin siya. Iwalay natin. Iayos natin siya. Sa paggawa ng palitaw, kung wala kayong budget mang bili ng buko, mga beshi, pwede naman siya yung pinakaluang sugar. Parang yun na magiging sauce mo. Pwede rin siyang itoppings natin yung dinikdik na mani. Yung una kong gawa is ano, latik naman yon. Bumili ako ng niyog, tapos inawa ko siyang latik. So, yun ang tinapings ko. So, medyo, ano siya, medyo mas yummy. Ito mas mayami kasi tapings siya talagang bukayo. Masarap siya talaga. Okay, mga beshi. Ito na rin yung aking bukayo. So, tatapings natin sa ating lutong inday-inday. Minsan pag ano, pinapatuyuan lang siya sa ano sa asukal na pula. Tapos ang toppings niya sesame seed lang. Pag wala akong budget talaga, asukal na pula lang tapos sesame seed. Pasensya na yung mga beshi, talagang matigas ang aking pananalita. Talagang kinalaki tayong Bisaya eh. Kaya matigas ang dito.
ating luto, inday-inday na may buko, palitaw with bukayo. Sa Tagalog, palitaw with bukayo. Sa Ilonggo naman, inday-inday na may bukayo. So, kaon na ta. So, tikman natin ha. So, mag-try tayo ng isa. So, ini, magkaon ta. Sang bukayo nga may, ay inday-inday nga may bukayo. Palitaw with bukayo, okay? Kaon mga beshi. Namit. Napakasarap. Tipong namit ka. Maana ko, naglalaway sa kakatingin sa akin. Tignan yung sarap. Dahil nyo po sa bahay niyo.